Good day kapat Jack. Sa video natin ngayon, checkin natin itong RB500 ng Ragusa. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Leave a like na rin. Okay, so meron ako ditong nakuwang rigid fork ng Ragusa galing sa trade. Itong fork na to, sobrang budget meal. Bibili mo siya sa Shopee ng around 450 to 500 pesos. Ang material na ginamit sa kanya ay steel. Bahal, yan. Dumikit yung magnet natin. Yung buong fork gawa sa bakal. Pero hindi naman siya ganun kabigat. Sobrang lightweight na bakal. Sa bigat naman niya guys, hindi na natin masusukat to kasi ito lang yung weighing scale natin, so hindi nito kaya. Pero sabi sa Google, ang bigat niya ay 1,030 kilogram. Isang kilo lang. Magaan siya guys. Okay, so ito naman yung space ng legs. O sa para sa sukat ng hubs. So nasa ano siya? 4 inches, 10 centimeter. Halos lahat ng hubs kakasya dito. Huwag lang yung mga boosted hubs. Haba ng legs niya o yung axle to crown ay nasa 40 centimeter or 400 millimeter. Malinis yung pagkaka-welding sa kanya. So, konti lang yung kulangot na welding. Medyo ginawa nila ng kaliskis effect pero hindi lang ganun kahalata. Unless kapag tinignan mo talaga ng malapitan. Dito naman sa mount ng preno, yan siya. So, yan yung sinasabi kong kaliskis effect. Ayan, may ganyan-ganyan pa sila. So, malinis naman yung pagkaka-welding. Ang hindi ko lang gusto dito, masyadong manipis yung dropout niya. Ayan, yung dito sa kabitan ng hubs. Masyadong manipis para sa akin. Saka dito sa may mount ng adapter sa preno, manipis din siya. Ang size ng steerer tube niya ay oversized. So pwede lahat ng modern na stem. Hindi pwede dito yung mga classic na stem or classic na headset kasi oversized yung tubo. Meron tayo ditong wheel set ng Giant. Ang tire size nito 29x2.1 or 2.10. Okay, so subok natin. Gulong sumasayad na dito sa crown. As in, talagang sayad na sayad. Ayan o. So, subukan naman natin to. Meron ako ditong rim na 29er, pero ang gulong niya ay 700C x 35. So, subok natin. Ayan guys. Ayan. Nagkasya. Ito yung clearance. Yung sa crown, saka dito sa gulong. Okay, so meron din akong gustong itesting dito. Pero ito, kalokohan lang to guys. Meron tayo ditong 20-inch na wheel set. Tignan lang, check lang natin kung ano itsura niya. Halos isang kamao yung clearance. Ha? Pwede. Ganyan. Clown bike. Sa mount ng brake niya guys, ang ginamit nila ay IS o International Standard. Ayan, dahil manipis to guys, itong kinakabitan ng adapter, may chance na sumabit yung mahahabang bolt. So, try mo lang maghanap ng maiksing bolt katulad nito. So, yun lang yung masasabi ko dito sa Ragusa na to. Yun lang din naman yung matcha-check nating features. Lagay na natin sa bike. Okay, so dito ko siya linagay sa Schwinn Trailway na project bike ko. So, sa mga nakakaalala, ito yung frame na pinakuluan ko yung bottom bracket para matanggal siya. Anyway, so ayan yung itsura niya ng Ragusa dito sa Schwinn. Yan. So maganda naman yung tindig niya. Okay naman. Actually, parang bumagay nga eh. Kung sa isang kilo lang naman siya, pwede na sa 500. Ang complain ko lang talaga, masyadong manipis yung lagayan ng caliper, yung adapter. Saka yung dito sa may dropout niya sa hub. Masyado lang siyang manipis para sa akin.
So yun guys, ang Ragusa R500 Rigid Fork. Ayos! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.